Kakaroon nga ng symposium ang Eastridge at ang ipapadala nga daw ay itong si Lyndon at si Annalyn. Galit na galit si Giselle dahil hindi daw dapat na i-partner ang kanyang pamangkin sa isang addict sa morphines. Sabalit, malaki ang tiwala nitong si Doc Carlos sapagkat alam naman niyang mabuting tao si Lyndon kahit na naging ganun ang kanyang sitwasyon. Batid niyang hindi naman niya magagawa yun kung hindi lang sa kanyang matinding pinagdadaraanan tungkol sa naging dati niyang nobya na namatay at walang ibang sinisisi kundi itong ang kanyang sarili. Wala na nga nagawa si Giselle dahil maging ang nanay ni Annalyn ay pumayag din sa naging desisyon ni Doc Carlos sapagkat makakatulong nga daw to sa kanyang anak, lalong lalo na't namumroblema nga ito sa kanyang tatay na si Doc RJ. Igi nga daw ito para makalimot siya kahit pansamantala man lang. Samantala, liliit ang mundo nitong si Doc Lyndon sapagkat ito ang si Mingo ay biglang mababanggit ang pangalan ng kanyang Ate MM. Bigla niya kasi itong bininda dito kay Annalyn at sinabi niyang sigurado siyang botong-boto ang kanyang Ate MM kapag nakita nga itong si Annalyn dahil isa rin itong magaling na doktor. Subalit, hindi na nga niya makikita ito sapagkat namatay daw ito ng dahil sa kanyang boyfriend. Kaya naman napatulala itong si Lyndon. Gulanta ngayon si Doc Lyndon dahil maya-maya nga ay nakita na niya ang tatay nitong si Emily. Siya pala talaga ang tinutukoy nitong si Mingo na boyfriend na pumatay sa kanyang Ate MM. Excited pa naman sana si Mingo na ipikilala itong kanyang tito dito nga kay Annalyn. Subalit magulantang sila sapagkat bigla na lang itong susugurin itong si Doc Lyndon at masamang-masama ang loob dahil siya daw nga ang pumatay sa kanyang anak. Kahit dalawang taon na itong nakalipas ay sariwang-sariwa pa rin sa alaala ng kanyang tatay na ito nga ang dahilan kung bakit namatay at biglang pumanaw ang kanyang anak. Ano nga kaya talaga ang nagawa ni Doc Lyndon sa kanyang girlfriend dati na si Emily kung bakit ganun na lang ang kanyang epekto dito sa kanilang buhay na tela naging isang bangungot ito na kahit anong gawin niya ay hindi niya agad-agad makalimutan. Dahil nagkagulo-gulo na nga ay pinaiwas na muna itong si Doc Lyndon dito sa tatay ni Emily. Dito na may dumating itong si Giselle at kinausap si Doc Lyndon kung ano ba talaga ang nangyari. At dito na nga'y umiiyak ng tudo itong si Doc Lyndon. Isa sa dahilan kung bakit nga siya naging addicted sa morphine ay yung problema na yan ay hindi niya makakalimutan kahit hanggang ngayon ay daladala pa rin niya ito. Dito nga umiiyak siya at kwento niyang araw-araw pinagsisisihan nga niya ang lahat na nangyari dito nga sa kanyang girlfriend na si Emily. Dito nga'y napatanong si Ma'am Giselle kung sino nga ba talaga si Emily. Kahit pa nga galit na galit itong si Giselle dito kay Doc Lyndon. Subalit nang nakita nga niya ito ay bigla na lang siyang naawa at napaiyak kung nangyari bakit sa kanya ang lahat-lahat ng ito. Hanggang dito na lang muna guys. Thank you for watching.